Panginoon, this moment is itself a miracle to me. Kasi 10 or more years ago, nang first time ako nag-attend sa gawaing ito sa Novaliches, ang sabi ko sa mga nagpatutuo ay akala ko binabayaran. So this proved na hindi pala. Ginagawa pala natin ito upang mabigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoon. Amen. Sa kabutihan na ginagawa sa atin. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon na before ako pumunta ng Amerika ng 1995, na-save ako sa kongregasyon na ito. Ewan ko kung hindi ako na-save, I don't know kung anong nangyari na sa akin. Because last year po, nagkaroon ako ng karamdaman doon sa Amerika. At first, nananakit yung leeg ko, akala ko yung fatigue, ganon. So lately, dumating sa punto na hindi ko na maigalaw yung leeg ko. Dahil hindi ako makapagtrabaho, I have to see the doctor para mabigyan ako ng doctor certificate na hindi ako makapasok sa trabaho. Nag-order po ang doctor na i-x-ray yung leeg ko and they found out na meron palang calcium deposit. It's a stone lodged in my salivary gland. So I was referred to the head and neck surgeon for further evaluation. Bago po ako gin-refer doon, talagang nanalangin ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, alam ko ikaw ang manggagamot, dakilang manggagamot. At wala ko, sa iyo ang aking pagtitiwala. At hindi ako nagtitiwala masyado sa tao. Bagamat ang mga doktor po ay binibigyan din ng karunungan ng Panginoon, sabi nila. Mm-hmm. But I trust in the Lord more. Praise the Lord. Nang suriin po ako ng espesyalista, sabi niya sa akin, he was holding the result of the x-ray. Nang linalagyan po ako ng aparato, sabi niya, I don't see anything wrong with you at the moment, so I pronounce you well. Pinapasalamatan ko doon sa Panginoon. After 6 months, wala po akong naramdaman. Pero talagang udyok ng diablo kung minsan, nagkaroon ako ng alinlangan. Sabi ko, pinagaling na kaya ako ng Panginoon? Saan kaya napunta yung batong yun? At kasalanan pala yun sa Panginoon because after a week, biglang unti-unting lumaki yung leeg ko na halos ko nang maigalaw. Talagang masakit. Ang akala ko parang huli ko na, mahirap ng paghinga ko. So muli ako pumunta sa doktor dahil hindi ako makapagtrabaho. Nang makita sila, makita ng doktor, nagulat siya. Sabi niya, you have to see another specialist. So nang tingnan po ako ng oncologist, tinitingnan niya, sabi niya, I could see that there's a mass. So kailangan nating mag-perform ng biopsy. Sabi ko, I had the MRI before, why would you not check the result? Tinignan po nila yung MRI result ko noon, merong massive thickening of tissue. Kaya nabahala siya, sabi niya, I think you have to undergo a CT scan. Bago po ako nag-made appointment for CT scan, nanalangin po ako talaga. Sabi ko, Panginoon, ano po ba ito? Ako hindi natatakot na mamatay because to die is gain. Mas gusto ko sa iyo, makapahinga ako sa iyo. Pero yung anak ko po, napakaliit pa. He's only 7 years old. Talaga nananangin ako, umiiyak ng tudo. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa Panginoon. Ang palagi ko lang sinasabi, Lord, thy will be done. A day before ng schedule ko sa CT scan, na naginip po ako, na andito ako, at nililehan sa ating mahal na pastor. Praise the Lord. Hallelujah. So, nang mag-CT scan po ako, after 3 days, tinawagan ako ng doktor. Sabi niya, you know what? I have a good news for you. Wala namang malignancy. Sabi niya, it's only a tissue. Pero nang bumalik po ako, tinitingnan niya. Talagang sabi niya, I cannot think, you know. Sabi niya, I don't know, I don't understand kung saan ang gagaling ito yung bukol. Pero sabi ko, dahil nawala nang napanaginipan ko po yung nilehan sa kunang mahal na pastor, nawala po ang sakit. And glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Unti-unti pong nawala yung bukol sa leeg ko. Kaya ngayon, sabi ko, Panginoon, hindi na ako mag-aalinlangan sa iyo. Amen. Napakabait po ng mahal na Panginoon. Kung wala po tayong alinlangan, lalo na sa mga baguhang ito, ako po ay dati na, I was number one na tagapag sa kapatid ko, yung binibiro namin, inaano talaga, masama yung
pagbiro namin sa kanya dahil siya, dito siya sa kongregasyon ito. Although, she, may cancer siya dati, pero pinagaling din ng Panginoon sa pamamagitan ng kongregasyon ito. Amen. Nais ko rin pong ipaabot sa inyong lahat ang pagbabati ng ating mga kapatiran sa San Francisco, California, na pinangunahan po ni Brother Ben Acuesa. Kami din po, bagamat kukunti lang kami doon, ay pinagpapala din ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sana po mga kapatid, ipanalangin din po natin yung mga kapatiran natin na nandoon na medyo sila po ay nakikisama sa agos ng world, you know. Sa panalangin natin na bago dumating ating mahal na Panginoon, ay lahat-lahat po ng mga kapatiran natin ay magsibalik sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat po ng pagpupuri at pagpapasalamat ay tanging sa Panginoon lamang.